sa'ting mga sala, ginawa niya tayong sanglibing, naglilingkod sa Diyos Ama. Sacerdote. At ipagdamar si Jesus na noong mahal at ay paglilingkod ang siyang layunin, hindi para mga lipin, kundi upang mahirain ang kanyang buhay sa Jesucristo, biling niyo pinili ako, kundi hinirang ko kayo upang kayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ang araw na ito ay pagpapasalamat sa Diyos para sa 3rd taon ng pagkapari na kanyang ipinagkaloob sa inyong lingkod. Samahan ninyo kami sa pagpapasalamat sa Panginoon na siyang humirang sa amin bilang paring lingkod ng kanyang banal na simbahan at nawa lalo pang umunlad sa kabanalan ang simbahan sa paghirang niya ng marami pang mga pari at mga laikong lingkod sa kaniyang sambayanan. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon
na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangaral ni San Francisco, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasama manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang alupong. Walang mananakit o mamiminsala na sasaklaw ng banal na bundok sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse ang magiging palantandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
Turuan mo'y aong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y baghaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Magsitayo po ang lahat. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo
at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Muli po, magandang tanghali sa ating lahat. Puno ng galak at pasasalamat, samahan po ninyo kami sa muli naming paghahandog ng aming sarili. Dahil ngayong araw ay aming ipinagdiriwang ang ikatlong anibersaryo ng aming pagkapari kay Nuestro Padre Jesus Nazareno na puno ng habag at awa. Kami po ay nagpapasalamat din sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta sa amin, lalo na po sa inyong mga panalangin para sa aming lahat na mga pari. Kaya nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, isa po sa pinakamagandang karanasan na meron ako bilang pari ay ang katotohanan na ang mga pari po ay mabilis lapitan. Ang mga pari po, mga kapatid kay Kristo, ay mabilis kasalamuhain. At ito po yung inaasahan ng maraming tao sa amin. Kung kaya, mga kapatid kay Kristo, ang tingin ng maraming tao sa amin ay dapat si Father ay magaling makipag-ugnayan sa iba't ibang assignment na meron po ako, na akin na pong napagdaanan. Ang mga tao po ay mag-i-smile na lang sa akin o kaya binabati po ako kahit hindi ko po sila kilala. Ang alam ng mga tao, pari kami. Kami ay dapat ama. A priest is a father. Kung kaya bawat parokyano ay nasa loob ng pakikipag-ugnayan kay Father. Dahil ginito po ang pagiging pari, mga kapatid, kay Kristo. Naging maganda at naging makabuluhan ang aking pagiging pari. Alam po namin, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang mga pagbasa po natin sa araw na ito ay patungkol po sa banal na Espiritu Santo. Ang pinakamagandang kaloob ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno ay ang kaloob ng Espiritu Santo na siya mismo ang nagpadala sa atin. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ang nagpaparana sa atin ng presensya ng Diyos. Tayo na bininyagan at kinumpilan sa Kanya ay nakatanggap ng banal na Espiritu. Kung kaya, simula nung tayo ay nabinyagan, tayo rin ay kinumisyon ng ating Panginoon na ipamahagi ang Kanyang mabuting balita. Ngayon din pong araw na ito, December 3, ay ginugunita rin po ng simbahan ang kapistahan ni San Francisco Javier, isang Hiswita, dakilang misyonero dito sa Asya. Siya din po ay napuspos ng banal na Espiritu
Kung kaya, napuno din po siya ng inspirasyon na ipamalita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat. Dalawang bagay po para sa ating pagninilay, bunga din po ng ating pagsasaliksik. Paano nga ba kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin? At ang inspiration pong ito ay kukunin po natin sa ating mga pagbasa. Una po, mga kapatid kay Kristo, ang presensya po ng Espiritu Santo sa ating buhay ang magpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. The presence of the Holy Spirit in us brings us closer to God. Kung ang banal na Espiritu, mga kapatid, ang nagpapabuklod sa anak at sa ama kay Jesus at sa kanyang ama, tayo rin ay inilalapit ng Espiritu Santo sa Diyos. Ipinadala ni Jesus ang Espiritu na siyang nagpatawag sa atin kay Jesus bilang ating Panginoon at sa Diyos bilang ating Aba, Ama, Tatay. Kaya ramdam natin ang pagiging malapit sa Diyos. Gawa ng Espiritu Santo sa buhay natin. Kung napapalapit ka sa Diyos, mga kapatid, at napapatawag ka sa Kanya, ito ay inspiration mula sa Espiritu Santo na kaloob ni Jesus Nazareno sa atin. At dahil nga po malapit tayo sa Diyos, tayo din pong lahat ay ginawang magkakalapit sa bawat isa bilang magkakapatid sa nag-iisang Diyos Ama. Kaya magpasalamat sa Kanya, mga kapatid, sapagkat malapit tayo sa Diyos, huwag na huwag po ninyong isipin na hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong mga dasal, lalo na po kapag parang hindi naman sinagot ng Diyos ang ating mga dasal. Wala siyang tugon sa ating mga panalangin sapagkat meron bang anak na hindi pinakikinggan ng kanyang ama. Nakikinig po ang Diyos sa atin sapagkat siya po ay ating ama. Sabi po dito sa ating Ebanghelyo, pinahahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa mga taong tinuturing siya ang ama. Inspired by the Holy Spirit, sinabi po ni Jesus, nagpapasalamat, pinupuri kita o Ama, sapagkat kahit itinago mo ito sa mga marurunong at pantas, you have revealed these things to the childlike. Ang presensya ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa buhay po natin, ang nagpapalapit sa atin kay Jesus at sa Diyos Ama. That is why we are ever close to God sapagkat present ang banal na Espiritu sa buhay po natin. Amen? Pangalawa po at final point, ginagawa ng Espiritu Santo, mga kapatid, kay Kristo sa buhay po natin ang maging tagapagpalaganap ng Kanyang presensya. We spread God's presence. Yan ang ginagawa ng presensya ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Ang Kanyang presensya ay lubos nating nararanasan sa tuwing tayo ay naging instrumento ng Kanyang kapayapaan at galak. Sabi dito sa ating unang pagbasa, ang lobo at ang kordero ay magiging magkaibigan. Ang leon, puso, ahas ay magiging magkasundo. Kasundo ang mga kambing, kasundo ang mga karnero, kasundo ang mga bata at ang iba-iba pang mga maaamong hayop. Mga kapatid, ang presensya po ng Diyos ay tunay ngang magbibigay ng kapayapaan at pagmumula ng ating galak.
sa pamamagitan din po ng kanyang presensya, merong pagpapatawad. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong katotohanan. Ang presensya ng Espiritu Santo, magdadala ng hustisya. Ang presensya ng Espiritu Santo, magbibigay sa atin ng kalayaan. Ang presensya ng Espiritu Santo, merong pagmamahalan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, kung puno po tayo ng galit o kaya puot, kung hangad nating bumawi ng dahas sa mga nagkasala sa atin, tanungin natin ang ating mga sarili, kung paano po natin hinahayaan pinapakilos ang Espiritu Santo sa buhay po natin. O baka naman, hinahayaan natin ang demonyo, ang manaig sa puso po natin. Kaya kailangan nating magdasal upang tayo din po ay pagkalooban ng grasya ng banal na Espiritu Santo na siya namang magpapakumbaba sa atin, mga kapatid kay Kristo, at tumulong sa ating palambutin ang ating mga puso. Ang banal na Espiritu ay kasama po natin, pero nasa atin pa rin kung papanalunin natin ang paraan ng kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos sa buhay po natin. Sa aking 3 taong pagkapari, naranasan ko po ang kabutihan ng Diyos sa akin. Marami pong pagkakataon na sinorpresa ako ng Diyos tungkol po sa mga taong nagbibigay sa akin. Ngunit marami sa mga pagkakataong iyon, ang mga binigay sa akin ng ibang tao, ang pagiging generous nila sa akin, ay isa palang biyaya mula sa aking karanasan ng pagbibigay muna ng aking sarili. Yung kaibigan ko pong pari, minsan po, nagbahaginan kami ng aming kwento. Sabi nung kaibigan ko pong pari, base po sa kanyang karanasan, sa tuwing meron daw pong nagbibigay sa kanya, alam niyang ginagawa lamang siya ng Diyos na instrumento para maipaabot sa iba ang kanyang pagmamahal at kabutihan. Kasi raw po, ayon sa kanyang karanasan, sa maraming pagkakataon, sa tuwing siya raw po ay nakakatanggap ng biyaya mula sa mga tao, ay meron din agad-agad lumalapit sa kanya at humihingi ng tulong. At sakto lang madalas ang hinihingi nila doon sa halaga na kanyang natanggap. So siya ay instrumento lamang ng kabutihan ng Diyos sa iba. Siya na nakatanggap ng mga pagpapala mula sa kanya. At binahagi ko naman ang aking kwento, ang aking karanasan. Sabi ko sa kanya, Father, baliktad po ang aking karanasan. Dahil base sa aking karanasan, una munang lumalapit sa akin at nanghihingi ng tulong ang mga tao. At saka lamang ako nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At ito po ang aking karanasan sa maraming beses. Ito po ay binahagi ko sa aking mga parishioners one time. Minsan pagkatapos po ng aking misa, meron pong lumapit sa akin. Siya naman po ay kakilala ko lang din. Father, kailangan ko po ng pera. At siya ay ngumiti. Sagot ko sa kanya, huwag mong subukin ang Espiritu Santo. Hindi pa ngayon ang oras para magbigay. Mga kapatid kay Kristo, ang pagiging mapagbigay ay isang biyaya kung saan masobra pa tayong nakakatanggap ng kapayapaan at galak sa ating mga puso. At sa ganitong paraan din, mga kapatid kay Kristo, ay nararanasan po natin ang pagiging malapit sa atin ng Diyos dahil sa ating paghahayag ng mabuting balita sa iba. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian
sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ng may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga panalangin. At sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan, bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, nawa ay magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-alala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kaniyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kaniyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang anak at inapay dala sa Ang tunay, kapayapaan, ang tanan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kaniyang matsidhing hangad na sagipin ang kapwa, kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaisa ng kapwa-tao sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama Isa na malibiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kaya sama-sama
Ama, tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Announcement. Inaanyayahan po ang mga minister, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection mamaya sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Mas Mabuti ang Pagsunod Kaysa Paghahandog. Sa mga umaasa kay Jesus, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, Formator San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Sa lahat po ay inaanyayahan lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass at service sa darating na December 5, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Finance
office, ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po ang ating sa Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco para ang kapwa ay mailigtas upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makampan naming kaisa niya ang pangakong kantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Parang hindi na maganda yung hapon nyo Bigyan naman natin ng papuri at parangal ang ating pong Jesus Nazareno. Dahil ang araw na ito ay araw na ginawa ng Panginoon, tayo ay nagsasaya at nagagalak. Dahil kasama natin na nagsasaya, nagagalak, at nagpapasalamat ang ating kaparian na nagdiriwang ng kanilang ikatlong anibersaryo ng pagkapari. Narito kasama natin si Reverend Father Mario Avelino Mendoza Elaremes na naghihintay ng kanyang misyon patungong ibang bansa. No? Ang ating homilies. Kasama din natin si Reverend Father Jason Alde ng St. Anthony of Padua Parish. At ang parochial vicar ng San Fernando de Delao Parish, Father Patrick Gonacao. At mula sa Mission Station ng Our Lady of Lourdes, Reverend Father Mark Millet. Sama rin natin isa sa mga formators ng San Carlos Seminary, Father Ryan J. Mar Belonoac. At syempre, sa ngalan ni Father Jun Sescon, ang ating rector at parish priest, pasalamatan at batiin naman natin. Kung siguro kung nandito si Father Jun, sasabihin niya rin to, na isa sa mga best parochial vicars in the world. Si Reverend Father Robert Arellano. Maraming sa ngalan ni Father John, Father Robert, maraming salamat din sa iyo, sa iyong walang sawa, walang humpay, at walang kapagod-pagod, walang katigil-tigil na paglilingkod sa mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kaya muli ang aming taus-pusong pagbati. Bati naman natin sila. Happy anniversary in 3, 2, 1. Mas malakas in 3, 2, 1. Patuloy natin silang ipagdasal at patuloy natin silang isama sa ating mga panalangin. Sabi nga kanina ni Father Mario, ang pari ay madaling lapitan. Kaya sana malapitan nyo sila mamaya. De joke lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lahat ng papuri at parangal sa Poong Jesus Nazareno. Manatili po munang nakaupo, unahan ko na kayo para wag kayong mapagod yan. Magsiupo po muna ang lahat para ako naman po ang magpasalamat. Nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa inyong lahat. Unang-una sa lahat ng aming mga kapamilya, ng aming mga kasamahang pari, mga kaibigan at kakilala,
Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod para sa banal na misang ito, ang iba't ibang mga ministries and organizations, sa ating choir, lay ministers, lectors and commentators, altar servers, at sa buong staff and community ng Quiapo Church. Pwede bang tumayo ang mga staff ng Quiapo? Ayan, mga nasa bandang kanan. Palakpakan po natin sila. Ayan. Lalong-lalo na sa mga departamento na aking pinaglilingkuran, ang Finance, HR Records, QC Ma'am, SSDM, DPRM, Legal and Kitchen Department. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gayon din sa mga kaibigan, kakilala ng aking mga previous assignments sa St. Peter the Apostle Parish, San Jose de Troso, Immaculate Conception Damar, Pasig Cathedral, sa Lorenzo Mission Institute, at sa Lorenzo Ruiz Mission Society. At sa aking iThursday family, DPRM and QC Ma'am Volunteers, Caridad Group, at sa aking Holy Land na grupo, at kamakailan lamang ang Candelaria family, ang first batch ng Quiapo Pilgrims sa Iloilo. Maraming maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Gayon din po sa aking mga kasamahang pari sa ordinasyon, Father Jason O. Alde, Father Ryan Jamimar A. Bilonowak, Father Patrick Carl B. Gunakaw, Father Mario Avelino C. Mendoza, LRMS, and Father Mark Jefferson A. Millet. Pwede bang tumayo po ang aking mga kasamang sa pari sa ordinasyon para bigyan ng malakas na palakpakan? Maraming maraming salamat po sa lahat ng taong humubog sa amin sa loob ng 3 taon. Sa mga taong patuloy na humuhubog sa amin sa kasalukuyan. At sa mga taong huhubog sa amin sa mga darating na araw. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang 3 taon na ang nakalipas. At sa aming pagbabalik tanaw, kami po'y nagpapasalamat sa 3 taon na makabuluhang biyaya at pagpapala mula sa Diyos. Alam po ninyo, maraming pagkakataon bilang pari na kami ay nauubusan. Ayan, kagaya nga ng sabi ni Father Mario, kahit nalapitan nyo kami, mauubusan kami. Nauubusan kami ng lakas, nauubusan kami ng pasensya, nauubusan kami minsan ng awa at malasakit. Subalit, maubusan man kami, kaming mga pari, ang Diyos kailanman hindi nauubusan. Kaya sa tuwing kami pinanghihinaan, pinalalakas kami lagi ni Jesus Nazareno. Siya mismo ang nagbubuhos sa amin ng mga grasya upang punuan ang aming mga pagkukulang. Kaya magkulang man kami bilang inyong mga paring lingkod, ang Diyos ay parating nandiyan upang tugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Nais ko ring magpasalamat sa aking mga kapatid na pari na nandito sa araw na ito. Unang-una si Father Francis Kiko na mula pa sa Antipolo. Ayan. Maraming salamat, Father. Gayon din ang mga kasamahan dito sa Quiapo Church. Unang-una, si Father Paul Medina. Ayan. Ang nagpa 5 a.m. din. At syempre, ang original na 5 a.m. schedule. Walang iba kung hindi si Father Frank Villanueva. Ayan. At syempre, yung aking mga kapatid at katuwang sa paglilingkod sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Unang-una, ang one of the best parochial vicars in the world. Ito, kasama sila dito, Father Chris and Father Jonathan Mojica. Ayan. Ayan, syempre. At ngayon, syempre, wala si Father June, ang best parish priest. Dadagdagan natin, sabi ni Father Chris, best parish priest, dadagdagan natin,
in the world. Ayan. Siyempre, palakpakan din natin kahit wala dito si Father June Sexcon, ang ating butihing rektor at ang ating parish priest. At sa inyong lahat po na naririto ngayon, maraming maraming salamat po. Hindi ko po kilala ang marami sa inyo dahil hindi naman ako nag-imbita ng marami, no? Pero tingnan ninyo ang simbahan dito sa Quiapo. Ano? Hindi po ngayon Biyernes at hindi rin po Linggo. Ordinaryong araw lang po ito. Pero ang mga tao dito sa loob ng tahanan at lambana ni Jesus Nazareno, hindi mahulugang karayom dahil napakadami ang deboto at sumasampalataya sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ng malakas, higit sa lahat, ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang siyang bukal ng aming pagkapari, ang siyang dahilan kung bakit may mga pari sa mundo. Siya ang ating Panginoon, ang dakilang manggagamot at ang ating tagapagligtas. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluluhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At sasamahan po ako ng aking mga kapatid na pari para sa pagbabasbas. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.